Magandang hapon po sa inyo mga ka-idol. Kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. So, una-una po sa lahat ay gusto ko lang magpasalamat sa ating Panginoon kasi lagi niya tayong ginagabayan sa ating mga ginagawa sa araw-araw at binibigyan tayo ng good health palagi. So, naway kayo din mga ka-idol ay ligtas po kayo palagi. So, yun. Gusto ko lang magpasalamat din sa iyo na nanonood ngayon at sa ating mga subscribers dyan na lagi pong nanonood. So, sa mga laging nag-aabang, maraming thank you po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibago kong mga videos. So, yun po mga ka-idol, ang gagawin natin sa hapon na ito ay ayan. Ayan, di ganong kita kasi maraming ng damo. So, ngayon, lilinisan natin yung ating tinanim na kamote yung nakaraan nating mga upload. Kung hindi po pa yung napanood, ay ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba para mapanood mo. So, may mga guest po ako doon. So, yun. Panoorin nyo po yun, mga ka-idol. May dalawang guest po ako doon. So, tara, ano pang iniintay? Ito yung gagamitin natin ulit. Yung pang-sip-sip. Tara, let's go! Ayan po mga ka-idol yung ating nalinisan. Yan. Ang ganda ng ating pananim na kamote. Malalaki yung ano niya, puno. Yan. Ang kagandahan po pag ganyan na hindi pa siya na-occupy yung space ay madali nating linisin, madaling tanggalin yung mga damo. Kagaya pag yung na-occupy na niya yung space, mahirapan tayo. So para sa akin, ganito yung pinakamagandang magdamo, magtanggal ng damo. So ngayon naman, dito tayo. Magpunta dun sa taas. Let's go! Nagawa ko po sa damo, nilagay ko po sa ibabaw ng pinagtaniman para ano siya, maging pataba pag na-decompose na yan. So. So yung mga ka-idol, no, tapos na tayo magtanggal ng damo dun sa ating pananim na kamote. Ngayon naman ay may ipapakita po ako sa inyo. Yan, di po ako nag-iisa dito. May mga kasama ako. Yan, yun yung kapatid ko si Justin Hubita. Ang nagawa niya po ay nagbubungkas siya ng lupa. Yan, kasi magtatanim din kami dito ng kamote. So ang naglinis pala nito ay walang iba kundi yan. Tapos, may isa pa akong kasama. Ayan pala mga ka-idol, no? Tinanim namin yan kahapon. May nagtanong pala sa akin na bakit daw napakalayo ng agwat sa bawat pinagtaniman. Para sa akin kasi, nung nakaraan nagtanim din sila dito, yung mga kapatid ko at yung nanay ko, wala ganong laman kasi sobrang dikit na dikit. Siguro ano yun, overcrowded na. Kaya ganun. So ngayon, ganyan yung ginawa namin. So nung panahon na yun, nasa Maynila pa ako. Sila lang yung nagtanim. So ito yung mother ko.
Ayan, dito rin yung iba nating tinanim mo. Ayan, bali nilinisan na po nila yan. Ayan, may mga damo na naman. Ayan, si mother, nagtatanim po siya ng gabi. Hindi po yung gabi na pinapakain sa baboy, kundi yung gabi na pwedeng gulayin. Ayan. Parang ganun din yung itsura. At nagpausok din siya dito sa aming mga pananim. So, counting ano na rin to. A little farm tour. Ayan, may mga okra din kami dyan. Tapos may kalabasa. Tapos may ambalaya. Nalilit pa yung bunga. At ito, parang malapit na mamatay. At meron pala dun, nakatago. Ayan, napakalaki. Nagtatago. Ayan, magtatanim din kami ng ube. Ayan, ito oh, may sprout na. Ayan, tatanim natin yan ngayon. Tapos meron din kami dito ang ampalaya. Ayan, ang ganda. Mataba yung ampalaya natin dito. Kakaiba yung ano niya, no? Tawag sa amin dito niyan ay balayan. Iba natin ang palaya at meron tayo ditong okra po. Marami na kaming na-harvest dyan. Masarap yan saw-saw sa toyo na maanghang. Tapos may kaunting suka, lalo na pag may pritong isda. Yum yum yum. At meron din pala kami ditong talong. Pinagsama pala to sa pechay. Ayan, talong. Oh, talong naman kayo dyan, talong oh. Ayan, dinidiligan po ng ating nanay. Ayan, yung pichay namin. Ayan. Tapos, ayan yung mga mais natin. Ayan, may mga bunga na po yan. At pwede na tayo mag-harvest. Ayan. Papakita ko sa inyo sa susunod na mga videos. Abang-abang na lang po. Yan. Tara, ikutin natin doon. Medyo ano nga lang, maliliit yung bunga niya. Kaya sa susunod, kamote na yung itanim naman namin dito. Kasi nung nakaraan ay ganito din, mais din. Yan. Hanggang dun pa yan. Hindi na ganong kita kasi ang haba na. Tara, dito tayo dun sa tuktok. Ayan, maliliit yung bunga ng iba. Kasi itong iba, hindi namin nalagyan ng pataba. Ayan, yung saging natin. Ayan din sa kabila. Ayan, tanim lang tayo ng tanim. Kasi ang kasunod yan, ani naman tayo ng ani. Ayan, dyan, hanggang dyan po yung tinanggalan nila ng damo. Kasi magtatanim kami dito ng kamote. Ayan. Tapos may mga rin tayo dito, tubo. Ayan. Tapos ayan pa, bagong tanim ng mga tubo. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay ito naman. Ayan. Lalagyan natin siya ng ano, kakapitan niya hanggang sa itaas. Kagaya nung sa kanina, sa may kalabasa. So, ang gagamitin natin ay yung dulo ng kawayan. So, yun. Kukuha muna ako ng kawayan. Idol, yung ating kawayan. Tawag po dito sa amin ito ay lagiw-liw. Yan. Ito yung dali lang naman ito. So, kukunin natin yung mga dulo niya at tulungan natin paakyatin. Kasi nasa lupa lang.
Ganyan, ganyan. Diba? Yan. Yan, so ngayon naman mga ka-idol ay magtanim naman tayo ng kamote. Yan. Ganun ulito, tatlong araw bago natin itatanim. Tapos, tatlong piraso bawat puno sa dalawa tatlo. Distribute muna natin para mabilis tayo. So yan mga ka-idol, kukuha tayo ng mais. Titikman na natin kung pwede na ba mag-harvest. Siyempre pipili tayo ng malalaki. Aha! Huli ka. Parang walang laman. Ito. Yan tayo sa gitna. Ito, pwede na to. Yan, oh. Patay na yung dahon niya. Oh, yung patay na yung buhok-buhok niya. So, hanap pa tayo. Ayan, ito. Ito, malaki. Ito. So, ito na mga ka-idol, unang tikim sa ating pananim na mais. So, ihawin lang natin to. Pero bago yun, bawasan muna natin ng ano niya, para balat, para mabilis maluto. Sana may laman na to. Ayan. Ayan na, para ihawin na natin. Sarap to. So yung mga ka-idol, kuha rin tayo ng ating panggatong. Yan to. Puno ng ipil-ipil. Ganda itong panggatong. Idol, siguro luto na yung ating nihaw. Tara. Yung mga ka-idol, luto na. Taga. Ito, pwede na to. Ayan. Ayan. Kainan na. So ito na mga ka-idol, luto na po yung ating nihaw na mais. Tara, kainan na. Mga guys, kainan na mga guys. Parang ano lang siya, nilaga. Sarap. Ano mo? Okay. Iba inihaw, iba nilaga. Yeah. Uh-huh.
sa kanila, inihaw sa akin nilaga. Ayan. Ito, hindi namin ito itatapon kasi yung alaga kong baboy kumakain ito. Rap. Shout out sa ate ko, te. Lamia, uy. Mukbang, je. Ren, oh, lamia. Dan, di arah Dan, Jason. Oh, lamia, uy. So yun mga ka-idol, no, dito na po nagtatapos ang ating video. Sana nag-enjoy po kayo dito sa aming mini farm tour. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po lagi, God bless. And this is the Sailing Passion nagsabing, gawin niyo yung mabuting bagay. Ay, man. Na nagpapasaya sa inyo. Bye-bye!